kapamilya award-winning star na mapapanood na din sa GMA7, may ibinahagi na ikinagulat ng netizens. Tingnan ang mga detalye. Nagbahagi ng mga larawan si Jody Santa Maria ng kanyang anak na si Panpilo III Lacson III habang siya ay nag-aayos para sa kanyang graduation ball. Kitang-kita sa mga larawan kung gaano kagwapo si III habang nakasuot ng suit na mayroon ding mga larawan sa likod ng mga eksena habang pinaghahanda siya sa isang hair and makeup artist. Ano yung sa pahayag ni Jody? Oh, how you've grown. Nagpakita ng pagmamalaki si Jody Santa Maria at sinabing, "Flex ko lang yung binata ko." Nagtapos ang post ni Jody ng mga salitang "I love you always anak" kasamang tatlong emojis na puso. Si III ay anak ni Jody Santa Maria sa kanyang dating asawa na si Panfilo Pampi Lacson Jr. na anak ng dating senator na si Panfilo Lacson. Kahit walay na, magiliw pa rin sila ni Pampi sa isa't isa. Patunay ito na nang dumalo si Jody Santa Maria sa binyaga ng pangalawang anak ni Pampi kasama ang aktres na si Iwamoto noong July 2022. Tulad ng lahat ng mga magulang, ibinahagi ni Jody noong December 2022 ang kanyang pagnanais na mag-ilan sa mga maraming quality time kasama si III. Nanalo si Jody Santa Maria para sa kanyang pagganap sa ABS-CBN series na The Broken Marriage Vow, isang adaptation ng British series na Dr. Foster. Napansin ni Jody kung paano nagpapahalaga si III sa mga opinyon ng kanyang mga malalapit na kaibigan. Madalas na mas gusto niya ang kanilang mga kasama kaysa kay Jody at mas gusto pa niyang manatili sa kanyang kwarto kaysa lumabas. Sinabi ni Jody Santa Maria sa isang press conference na ipinagdiriwang ang kanyang tagumpay bilang Best Actress sa 2022 Asian Academy Creative Awards na ginanap sa Singapore. Ani ya? Kapag naging teenager na po kasi, hindi na ito yung tulad ng bata pa sila na ikaw ang gusto nila kalaging kasama. Ikaw yung favorite person nila in the world at ikaw rin ang favorite playmate nila. Ako po talaga gusto kong enjoy more of 30, he's turning 17. Grabe, ibang iba na po talaga kapag may teenager ka na. I know you iba ang nakaka-relate dito. Unlike before, kapag bata, maingat ka lang, hahanapin ka na nila agad. Tapos iiyak sila, magbe-breakdown. So yun po, I want to enjoy him more kasi after college, habang lumalaki po siya, tumatanda po siya, gusto ko talaga siyang enjoy kasi darating yung time na I will have to let him go. Noong 2020, ibinahagi ni Jody sa isang FB livestream event para sa isang produktong kanyang ini-endorse kung paano niya sinusubukan na balansehin ang kanyang papel bilang isang ina ng isang teenager. Aniya, I would say na kung kailangan i-disiplina, disiplinahin. Naniniwala ako na if you're spared the rod, you spoil the child. Pero I just make sure na always come from a place of love and concern, so we do a lot of talking after pagdidisiplina. But I make sure din na I'm fun to be with naman para naman hindi niya isipin na kapag nakikita niya si mami puro discipline o don't do this, don't do that, ganyan. Kailangan makita niya ako na friend niya but at the same time mami pa rin niya. Makikita na si Jody Santa Maria sa Unbreak My Heart, isang sering co-produce ng ABS-CBN, GMA Network at Viu Philippines. Ano yung komento kaugnay dito? Shoutout tayo kay Ruby De La Torre, kay Aida Castillo at kay Presi B. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang bcgram.net para sa mga latest happenings.